Daara sa inyo lahat sa panibagong video, panibagong tutorial na naman tayo ngayon. So, ang tutorial na ito is paano nga ba makakaiwas or malilesan yung chance of being hacked or scam ang account mo sa Axie Infinity. So, marami ang napapansin or nakikita sa mga Axie Infinity groups na nahahack yung account nila sa Axie, no? So, ito yung scenario na magugulat na lang sila na natulog lang sila or pagising lang nila, bigla na lang nawala yung Axie dun sa mismong account nila. So, na-transfer na to sa ibang tao. Pati yung mga assets nila or yung mga token, SLP, is wala na rin. So, ito nga yung problema ngayon, no, na napapansin ko dito sa atin. No. So, marami ngayon ang may gustong mag-invest or pumasok sa Axie Infinity pero wala naman silang idea, no, kung tungkol sa account securities. So, kaya naman ang tutorial sa to is para lang sa mga beginners o baguhan pa lang na nag-uumpisa sa Axie Infinity. So, kung meron kang suggestions or gustong idagdag dito sa tutorial na to, maaari mo itong ilagay sa comment section. Nang sa ganun is magkaroon din ng idea yung mga kapwa natin na nag-uumpisa pa lang sa Axie Infinity na wala masyadong alam sa account securities. Please take note that this tutorial does not guarantee you na hindi ka mahahack or mapipishing. Again, it is your responsible on what will happen to your account in the future. So, number one is, huwag basta mag-search ng website sa Google, no? So, karamihan kasi sa nahahack or napipishing is sa web, sa Google sila basta nagsa-search ng Axie Infinity, no? So, ipapakita ko sa inyo example, no? Ayan, so, karamihan kasi ang ginagawa is pumupunta sila sa Google or basta na lang nila tinatype sa browser nila. Ang sinasearch lang nila is yung Axie Infinity Marketplace. So, ang daming ganyan ang ginagawa, no? So, possible kasi na itong nasa taas or kauna-unahan is hack site or phishing site. So, paano ba tayo makakasigurado na hindi ito hack site or phishing site? So, make it sure na legit website yung papasukin nyo. Okay, so ano ba yung legit website? So, ito po yung legit website ni Axie Infinity. Ilalagay ko na lang sa comment section yung mismong official website nitong marketplace ni Axie Infinity, no? Para iwas na din kayo sa phishing site, scam, or hack account, okay? So, yan, ito lang po yung mismong official website ni Axie Infinity. As you can see, so tama yung spelling niya. So, yung may mga phishing sites kasi na mali ang URL or mali ang spelling, no? So, check nyo mabuti dito. Ayan, marketplace.axieinfinity.com. So, yan lang yung official website ni Axie. So, number 2, once na nandito na kayo sa website ni Axie Infinity, so, ang gagawin nyo lang is i-bookmark nyo na siya. Okay, so, paano mag-bookmark? So, sa mga naka-laptop or computer, i-click nyo lang itong star icon, no? Or bookmark. So, i-bookmark nyo na agad siya dito, no? Para hindi na kayo mapunta sa phishing or hack site. So, i-click nyo lang ito star na to. Ayan. So, ilagay nyo lang dyan is Axie. Ayan, pwede na yan. Axie Marketplace or Dashboard. Axie Dashboard. So, ganun lang, no? Para pag i-open nyo siya, pagpunta kayo sa tab, nandito na siya, nakabookmark na yung official website. So, ganun lang din sa, ano, sa Google Chrome. So, ilagay nyo, click nyo lang star. Bookmark nyo lang yan. And then, i-type nyo lang. Bahala na kayo kung gusto nyo yung pangalan. So, once na nakabookmark na yan, ang gawin nyo lang is dito na kayo mag-open. Ayan. Libawa, gamit yung browser is Mozilla Firefox. So, click nyo lang yan. Ida-direct na kayo sa official website ni Axie Infinity. Ayan. So, tip number 3. Once na nandito na kayo sa official website ni Axie Infinity Marketplace and nakabookmark na yan sa browser nyo. Ayan. Nakabookmark na siya. Ugali nyo i-log out lagi yung MetaMask running nyo para every transaction is hindi na yung nakabukas yung account nyo, no? So, for example, dito sa akin is naka-open ako sa ano Google Chrome, no? So, huwag nyo yung nakabukas yung Runin account nyo at yung MetaMask nyo. I-double check nyo yan kung nakabukas ba yun o hindi. Okay, so ang gagawin nyo, syempre, bago kayo mag-out sa computer laptop nyo, kung wala naman kayong gagawin transaction, i-log out nyo na siya. Ayan, para sure safe na kayo. And then, sa Runin nyo naman, siguro doon nyo nakalog out din kayo as well as sa MetaMask. Okay, so dun pa lang, nababawasan yung chance of being scam, hack, or phishing sa account nyo. And para naman sa mga walang laptop, wala ding computer, sa mga cellphone lang talaga sila gumagamit, no? So ito yung bibigay ko din sa inyong tip, no, para iwas hack, scam, or phishing kayo sa mga mobile device nyo. Okay, again, this tutorial does not guarantee na hindi ka ma-hack or mapi-phishing, no? So again, it is your responsible as a account owner kung ano ang mangyayari sa account mo in the future. Okay? So, ganito lang gagawin natin. So, since sa cellphone natin is Yandex browser, ito yung ginagamit ko, no? So, actually, pwede kayo gumamit ng MetaMask browser para mas okay, no? So, ang gawin natin, punta tayo sa Yandex browser natin. Kaya, let's say, hindi pa natin nabubuksan yung Axie Infinity. So, again, ang official website ni Axie Infinity, type nyo lang is marketplace. Siguro din yung tama spelling, ha? That Axie Infinity. So, lalabas siya dyan. Ayan. So, sa mga first time mag-open, magkakaroon to ng
Outlier Securities, yung parang captcha na ilalagay nyo kung car, truck, so once nandito na kayo sa official website ni Axie Infinity sa cellphone nyo, sa browser nyo, si simple lang gagawin nyo, either i-bookmark nyo din siya, lagyan nyo ng favorites, ayan, pwede nyo siyang i-add sa favorites. So ito yung favorites, pwede nyo siyang i-add dyan, or ilagay nyo siya ng shortcut sa inyong mobile device. Okay, so paano ba natin gagawin yan? So let's say sa shortcut, no, pag pinindot nyo yung shortcut, ayan, i-add nyo lang siya. And then sa device nyo, ayan, so makikita nyo naman dito, dalawa na yung shortcut na nilagay ko kasi nag-try din ako kanina. Once na nalagay nyo na dyan yung shortcut, malilesen or mababawasan yung chance nun na ma-hack or ma-phishing kayo. Bakit? Kasi direct website na to ni Axie. Pinindot nyo yung shortcut na yan, so ayan, nandito na kayo sa mismo account ni Axie. Lalagin lang kayo, login nyo lang siya using Ronin account or MetaMask kung ano man yung nakabind sa inyo. Okay, so again, ugaliin i-log out, ayan, so sa extension natin, ayan, so makikita nyo nakalagay naman dito si Ronin at saka si MetaMask. Again, ugaliin yung i-log out ang account nyo, pagkatapos yung mag-log in, i-log out nyo po agad yan. Okay, so dito sa cellphone ko, wala akong Ronin account dito, sa computer ko lang talaga nakalagay yung Ronin account ko, so hindi ako naglalagay ng account dito sa mobile device ko, no, para mas lumiit pa yung chance of being hacked. Ayan, ganun lang, kasimple, ganun lang siya kadali. So again, uulitin ko sa inyo, siguraduhin nyo na ilalagot nyo dito ang Ronin nyo and MetaMask nyo. At ang panghuli, kung nakapag-invest ka ng Axie, nakabili ka ng Axie, syempre dapat makapag-invest ka din or makabili ka ng Trezor, no? Ano ba yung Trezor? So papakita ko sa inyo sa Google kung itsura ng Trezor. Trezor. So ganito yung itsura ng Trezor, no? Para siyang Trezor hard wallet. So para siyang USB flash drive, no? So ayan, as you can see, ganyan siya liit, no? Okay, so again, itong video na to is hindi po ito sponsor. So ito po yung another best security para sa inyong account, no? So yung Trezor wallet po is yung small device siya. Ayan, as you can see, maliit lang naman siya. Para na rin mas iwas ka sa hack or phishing, kung ako sa inyo, mag-invest na yung Trezor. Okay? Itong Trezor na to, sure na hindi kayo basta ma-hack or may scam dito. Okay? So sa bawat transaction nyo dito is magkakaroon to ng request papunta kay Trezor. Tapos i-confirm nyo siya kay Trezor. So in short, lahat ng process na gagawin nyo sa Ronin account nyo or anything is dadaan muna ito sa Trezor. Kailan nyo muna ito confirm sa Trezor bago ma-release. Or for example, magta-transfer ka ng Axie. So bago yung ma-transfer yung Axie na yan, magre-request siya ng transaction kay Trezor and then i-confirm nyo siya kay Trezor. So gagawin ko din siya ng tutorial in the future. Ayan, so ganun lang siya kadali, ganun lang siya kasimple. If you like this video, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. Peace!